Hi guys, welcome to my YouTube channel and Kaboy MotoVlog here. So, vlog tayo today, no? Kasi meron akong pinost sa aking community farm na gagawa ako ng vlog review about this bike for 1 year old. So, mga old farmer, ito nga palang Rusi Sigma ko is 1 year old na siya, no? So, ngayon pumunta akong kasa, magbabayad ako ng motor for 1 year old ng aking Rusi Sigma, then ipapaservice ko na rin siya. I think that's it for you. So, mga old partner, no? Bago natin simulan itong vlog na to, ipasok ang intro. So, yun na nga mga old partner, no? Pag-usapan natin itong Rusi Sigma ko. Kasi, ano? Marami din nagtatanong kung ano na ba ang kalagayan ng Rusi Sigma ko sa loob ng isang taon, no? Kasi siyempre merong ilang kasing mga YouTube subscribers tayo dyan na alam nila, no? Alam nila yung kung kailan ko nakuha itong motor na to, and alam din nila na ito ang utang. Mahirap lang tayo eh. Pero kahit utang to, hindi naman tayo nagyayab. Hindi tayo nagyayabang na nakaganito tayo motor, di ba? Kaya siyempre alam naman natin na ano. So, mabalik tayo sa motor na ito, mga kaibanya, no, sa review in 1 year. Ito nga palang Rusi Sigma ko, mga kaibanya. 1 year na puro all stock lang. Okay? Wala pa akong pinapaltan dito, mga kaibanya. All stock lang itong motor ko. At saka, sinadya ko talaga yun. No? Sinadya ko yun na walang paltan dito sa loob ng isang taon. Para malaman natin kung gaano tatagal, no? Gaano tatagal yung stock ng Rusi Sigma. And mga partner, siyempre yun lang yung yun lang ang pinapagtaka pala kayo ngayon. So ngayon, ano na ba yung kalagayan ng aking Rusi Sigma? So, first of all, bago tayo mag-review about this bike, no, kung ano na yung kalagayan niya, magbigay history muna tayo sa kanya, mga partner, no. Ito nga pala nga Rusi Sigma ko is mag-history na to ng tumba, no. Kung ikaw siguro ay nakatingin dito sa aking YouTube channel, alam mo na na-aksidente na ako. Sabay San Roque, na ay Cavite, nadulas yung gulong ng aking Rusi Sigma, kaya nag-cause siya ng ka-aksidente na to, no? So natumba na to. Then, mamaya siguro sisi tayo. So nga, no, na-aksidente na tong motor ko. And then, kung simula nung na-aksidente to, mga partner, ang naging problema niya, medyo mawigil. Mawigil lang yung handlebar, but okay naman yung performance, walang nagbago, no? So, nakita ko doon na medyo okay. At saka yung flooring, mga partner, no? Gas-gas lang, hindi nabiya ko anuman. Wala pa tong slider, itong Sigma ko, but okay, matibay yung, matibay yung flooring ng Rusi Sigma, no? And yun na nga, no? Kung ano na yung kalagayan ng Rusi Sigma, oh. Sa loob ng isang taon, mga partner, yung napansin ko dito is yung ano, yung spark plug. Yeah, hindi ko pa pinapaltan talaga. Ganun talaga ako kalupit mag-observe ng isang makina. Kaya sa loob ng isang taon, stuck pa rin ng aking spark plug. So I think papaltan natin yun. Paltan natin ang spark plug, no? And then, yung oil seal, no? Ng makina, yun, medyo tumatagas na yung langis doon sa may oil seal. Siguro pud-pud na, no? Kaya ang yun, ano, nangyari yung pagkatulo ng oil seal, distribute day lang, mga partner. Hindi yung nung March pa, nung April pa, hindi, ngayon lang, ngayong July lang nito, ngayon lang sa nangyari yung oil seal. Kaya ngayon, papareserve natin ngayon. So then yung preno, mga partner, no, hindi yung disc brake at saka brake pad, ha? Hindi yun. Yung tapakan mismo ng preno, ayan, pakita ko yung larawan yan. Nagka-defect yan dati, no? Nitong mga June, medyo umano siya yung sumasablay na yung palo na na-refer ko naman, ako lang nag-refer. Kaya okay na rin. So, pag-usapan natin yung power and torque ng motor ko, napaka-satisfied pa rin ako, no? Wala pa rin akong masasabing humina sa hindi na sa ganun kalakas umatak, wala. Kasi kaya ang ginawa tong vlog na to, kasi sinasabi ng ilan na ang Rusi Sigma daw, pagka
pag naka isang taon na, or maging isang taon na, hihina daw ang makina. So, ayon sa akin pag-observe, no, dito sa aking motor na to, is, hindi mo yata yun totoo. Depende na lang talaga siguro sa pag-aalaga, no? Kasi, ako, ano lang naman ako, tune-up, change oil, inalagaan ko lang talaga sa langis yung motor ko, then, wala namang naging problema sa takbo at saka sa hatak. Sa speed, talagang okay, sa hatak, okay. Kaya, masabi ko na, 1-year-old ang multi-seed mo ko, pero walang pinagbago sa lahat ng makina niya, no? Ngayon, kung doon sa mga nagtatanong kung kailan ako mag-upgrade ng spark plug, no? Siguro, alamin muna natin, no? Kasi alam naman natin na medyo may mga... Ako kasi guys, sa totoo lang, meron akong budget dyan. Ang problema kasi, may pandemic, di ba? May pandemic tayong nararanasan. Baka kasi mag-lockdown na naman, di ba? Mawalan ako ng budget. Mahirap eh. Mahirap ma-lockdown ng ilang buwan nang walang budget, sa totoo lang. So, ayun na nga, no? Doon naman sa mga ilaw. Sa mga ilaw naman ang Rusi Sigma ko, no? Bali, napundi. Napundi yung dito sa panang bahagi ng headlight ko, no? Napundi. At saka yung pinakagitna, napundi na. So, ngayon, ako talaga, guys, ayokong may ilaw nung pinakagitna. Ayoko talaga doon kasi gusto ko talaga yung ilaw. Nasa magkaparehas ng gilid lang. Kaya ang ginawa ko, guys, yung napundi na yung nasa gitna, inilipat ko yung high and low dito na sa may kabilaan. Yung low ko at saka high, nandito na sa kabilaan. And itong ilaw ng Sigma natin, guys, is may abang talaga. No, may abang talaga para dyan. Para ilipat mo sa high and low. So, lahat naman, okay. Gulong, sa gulong, makapit pa rin. Sa loob ng isang taon, nakakapit pa rin ang gulong ko. Nakikita niyo naman ako mag-cornering. Talagang hindi ko iniinda yung gulong. Iniinda ko yung gulong na mahina sa, hindi sa makapit. Pag basa yung kalsada. So, kaya mga kay-partner, no, mapapayo ko lang sa mga kapwa kong naka-Rusi Sigma dyan, no. Ano lang tayo, alagaan lang natin sa langis. Yes, langis, tune up ang motor natin. Kasi sabi sa inyo talagang hindi magbabago ang lakas ng makina ng motor natin. Kahit ano naman siguro motor eh. Diba? Basta inaalagaan mo sa langis saka tune up. Hindi sa magbabago yung lakas. And mga kay-partner, no, regarding nga pala sa type ng aking motor, ayun, medyo naghahanap na ako ng mabibilhan. Gusto ko acrophobic eh, palit ng acrophobic. Kasi nararamdaman kong tigil talaga yung bigay ng power ng motor ko. Kaya I think magpapa-open tayo para buo yung bigay niya. Kasi ramdam kong tigil talaga eh. Sa hindi kaming mga, kung tayo mag-scat na mabilis. Pero dyan ang sinabi mo, may pandemic pa kasi hindi pwedeng gastos ng gastos. Kaya dun sa mga nag-isip, no, na kung ba't di pa ako nagpapalit ng bracket combination, siguro antayin ko muna mapudpud ko. Ganun kasi akong tao talaga, inulubos ko muna kung istakta. Talagang kuripot. Sabihin niya na lahat, no. Kasi wala eh. Gusto ko magpalitan para ipakita sa inyo yung proof na kaya ng 4th gear ang 120kph dun sa combination na naibanggit ko dati. Ang problema lang, dumadanas kasi tayo ng pandemic ngayon, kaya yun nga, kapit-kapit. Then, syempre, unahin ko muna yung acrophobic na magpalit. So, yun lang guys, no, yun lang yung isi-share ko sa inyo about my bike in 1 year old. No, wala na tayong i-review about sa mga yung dislikes niya, yung mga pangit na nangyari sa loob ng isang taon. Nasabi ko na rin naman eh, sa loob ng isang taon, ang pangit sa kanya, yun nga, yung bike brake. Ayun nga pala, i-share ko rin pala, speaking of bird drink. Sa loob ng isang taon, guys, dati, yung mga 3 months pa lang tour ko sa 4th seat, napaka-vibrate. Yes, napaka-vibrate na. Pero sa loob ng isang taon, nagbago siya, mga partner. Yes, nagbago. Yung 3rd, 4th seat and 6th ko, hindi na siya ganun ko-vibrate. May vibrate dahil nga siguro,
talagang tigil pa yung power. Pero yung dating tigil ng makina, nawala na. Oo, kaya masasabi ko na maganda rin yung improvement ng makina sa loob ng isang taon. Kaya guys, ang i-share ko lang sa inyo, no, siyempre kahit naman sino alam na to eh. Pero maganda rin na sabihin ko rin. Para maalagaan natin yung makina natin, no, para mapanatili natin yung lakas niya, yung torque, speed, power. Alagaan lang talaga natin sa langit and tune up ang motor natin, no. So I think I'm gonna end up this vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video and share. So thank you, my partner. Thank you.